Hello everyone! Welcome to Miranda Mining Axie University, and ang topic natin ngayon ay, is it still worth it pa ba na mag-invest kay Axie Infinity? I-introduce ko muna sa inyo kung ano ang Axie Infinity. Ito ay isang Pokemon-inspired play-to-earn game using Ethereum blockchain technology. So, paano nga ba makakapaglaro ng Axie Infinity? Una sa lahat, kailangan mo ng MetaMask, Ronin Wallet, Ronin Account, and tatlong Axies upang makapaglaro. Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng dalawa, kailangan po ay tatlo. So, ang tanong, magkano nga ba ang halaga or kailangan i-invest para magkaroon ng isang Axie team? Ngayon, ang average price niya is 70,000 pesos to 80,000 pesos. For more information kung paano gumawa ng account, I will share the link after this video. So, dito na tayo sa inaabangan nyo. Yung paano kumikita sa Axie Infinity. Kumikita tayo sa Axie by earning SLP or yung tinatawag na Smooth Love Potion. Nakakakuha tayo ng SLP through winning to Adventure Mode and Arena Battles. Magbe-base tayo sa rate as of today na 14 pesos per SLP. One day, pwede makakuha ang player ng 150 SLP. So, number of SLP per day times 30 days, then times value of SLP. Tumataginting na monthly, ang kinikita ay 63,000 pesos. Pero as per experience, within 18 days, nakakuha ako ng 3,344 SLPs. It means ang average ko ay 185 per day. 3,344 times the value of SLP as of today na 14 pesos, it means in 18 days, I earned 46,816 pesos. So ngayon, i-discuss naman natin yung risk ni Axie Infinity. Sa lahat naman ng investment ay may kasama itong risk. And recently lang, nagkaroon si Axie ng issues, nagkaroon ng lags, server down, disconnected, DDoS attack, and market volatility. Dahil dito, naapektuhan ng mga players, so hindi kami makakonnect, hindi rin kami makakuha or makafarm ng SLP. Hindi namin ma-reach yung quota namin na 150 SLP per day. FYI nga pala, before ng mga issue na ito, ang SLP value nun ay umabot ng 20 pesos per SLP. And yung Axie team, umabot din ito ng 100,000 per team. Sa ngayon, may issue pa rin ang server. Pero may development compared to the past few days. Ang advantage nito, buwaba ang presyo ng isang Axie team na dating 100,000, bumalik na siya sa 70,000 pesos. Ano nga ba ang ginagawa ng Axie developers para ma-solve ang issue na ito? Ang Axie Infinity is still on alpha stage. So, madaling sabi, bago pa lang sila, marami pang development and features na ilalabas. Makikita niyo yung mga yan sa white paper and milestone ni Axie Infinity. In this screen, ito yung mga announcement via Axie Infinity Discord channel. It's been an intense week for the Axie Nation and we want to provide some clarity and transparency around the server issues and how we are dealing with them. So nagkaroon kasi ng malaking growth si Axie Infinity. So dati mounti lang yung players, so ngayon nagkaroon sila ng almost 500,000 players kada araw. Obviously, not being able to play is very painful experience. Fixing this issue is our number one priority, sabi yun ni Jihos ng isang moderator sa Axie Infinity. What are we doing? We have shifted more of our engineering team to work on this fixing this.
We've hired additional engineer to work on server scaling. We've hired someone from within the Axie community to lead and build out our support. So may ginagawa naman sila. We're gonna deploy an improvement in a few hours. There are still a lot of optimization scheduled to be deployed in the coming weeks. As a side effect, the daily quest progress for today will be reset. Some short-term wrong calculation with the energy may happen. Thanks for your understanding. Tapos may issue rin ng SLP earned, hindi nagre-record. Tsaka yung emails hindi rin nag-verify. So, ang latest update doon ay emails are working again, verifying new accounts is working. So, naayos na. Recently lang, naayos nila yan. SLP, nagre-record natin, pati yung mga emails, verification ng accounts, okay na uli. So far ngayon, smooth ang server, nakakapag-farm na ulit lahat, nabalik na ulit sa dati. Pati yung price ni SLP, medyo nataas na uli, pati ni Axie Token, nataas na ulit siya. So, is it still worth it pa ba na mag-invest kay Axie Infinity? As per my opinion, definitely, para sa akin. Kasi, yung partnership ni Axie Infinity is Samsung, Ubisoft, Binance, which is mga big company. Si Ubisoft ay yung top developer ng mga laro. Si Samsung, kilala niya yan. So, mga Android. Then, si Mark Cuban, nag-invest na rin siya. I think $7.5 million in-invest niya na rin kay Axie Infinity. Then, si Axie Infinity din, nalagay na rin sa dyaryo ng Singapore. Singapore is a first world country. Para ilabas nila yan sa newspaper, ina-acknowledge na nila yan, ibig sabihin. As a player and investor and also a gamer, hindi ako natatakot dahil alam ko na matibay yung partnership pati yung foundation ni Axie Infinity. Si Axie Infinity kasi ito yung future ng gaming sa ngayon. Siya yung unang-unang successful na nag-boom na play-to-earn game. As a gamer, malaking bagay ito dahil ito yung mga pinapangarap na gamer na kumikita habang naglalaro. So kahit anong mangyari, naniniwala ako sa Axie Infinity team na gagawin nila lahat para maayos lahat ng issue nila and lalo pang maging successful ang kanilang. Comment down below kung meron pa kayong gustong malaman regarding Axie Infinity. Please like, share, and subscribe. Thank you!